sasagutin ka rin namin ng maayos. Bakit siya naging unang Santo Papa? Well, una siguro mong malaman, brother, ano bang ibig sabihin ng Papa? No? Papa or Pope simply means Father or Ama. Okay? So siya ang naging ama ng mananampalataya sa mga Kristiyano na pinili ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So baka hanapin mo kasi saan sa Bible yung Pope. So Pope is bagong termino yan ng Papa or Ama, no? So, in biblical ano tayo, in biblical biblical context tayo, siya ang ama na pinili ng Panginoong Hesukristo na maging ama ng kanyang simbahan, no? Unang ama ng kanyang simbahan. Okay, so ba't ba siya naging Papa or Ama? Okay, so malino naman kasi dito sa Matthew 16:18 na pinili siya ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, so pinaunahan na kita anong ibig sabihin ng Papa para hindi mo hanapin sa Bible, ha? Okay, so kung babasahin natin dito sa Matthew 16:18, bro, at sinabi ko naman na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ay hindi masisipag laban sa kanya. At sa 19, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So sa talatang 19, kapatid, malinaw dyan, no? May significant dyan na dyan natin makukuha ang sagot kung bakit siya ang naging una na papa ng sangbahayan ni Israel, no? O ng ating Panginoong Hesukristo. Susi, ano ba ang significant niyan? Bakit naging, ano ba ang malaking ugnayan niyan sa pagiging ama niya sa pananampalataya? No? Dahil tandaan natin, no, isa sa aaralin natin, yung historical context. No? Tandaan natin na ang Panginoong Hesukristo at sila, ang mga apostol ay mga Hudiyo. No? So in views of Jewish culture, ano ba ang significant niyan, yung bibigyan ng susi ang isang tao? So babasahin natin sa Isaias. Kasi ito yung kultura nila, eh, no? So tinitingnan natin dito ang kultura ng mga Hudiyo. O ano ba ang significant noon? So tingnan natin sa Isaias para makita natin what is the historical context behind that susi ba or that key. O sa mga Hudiyo na perspective. So ito ang ating mababasa sa 22-21 ng Isaias hanggang 22. At aking susuutan siya ng iyong balabal at patitibayin siya ng iyong pamikis at ang aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem. So napakalino dito na ang isang taong pinili, no, ay magiging ama, no, magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Juda. Sa 19, at ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at walang magsasara at siya'y magsasara at walang magbubukas. So, parallel doon sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, kapatid, no, na ang taong mapipili ay mayroon siyang kapangyarihan na magsara at magbukas. Kung babasahin natin to sa ibang salin, ang ating mababasa dito, no? Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sangbahayan ni David. So dito natin nakikita na yun palang nabibigyan ng susi, no? In Jewish culture, no? In Jewish culture, itong mga nabibigyan ng susi, kung babalikan natin sa 21, ay magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. So, yan ang historical context, bakit si San Pedro ay nagiging ama ng mga mananampalatayang Kristiyano. No, dahil based on biblical passage, yun talaga ang nagiging nagiging tungkulin ng isang taong pinili, no, ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga dito sa 21:17 hanggang 19, si San Pedro ang kinausap ng ating Panginoong Hesukristo na mga laga sa kanyang kawan, kapatid, no? So 21:15, ito ang ating mababasa. Pagkahain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo."
tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. So, tatlong beses yan, para hindi na natin mahabaan pa. Tatlong beses yan, binanggit na nga, tinanong ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro. Tatlong beses din yan, sinagot ni Pedro. So, dyan natin makikita na siya talaga ang naging una sa lahat ng mga apostol na maging ama sa sangbahayan ng ating Panginoong Jesucristo, no? At isa pa dito sa Mateo 10:20. Mateo, ano ba yun? 12:21, no? Makikita natin dito na ang una sa lahat ng mga apostol si Pedro. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga karamdaman. Sa 2, ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon ang tinatawag ding Pedro, siya talagang pinakauna, no? Si Simon na tinatawag ding Pedro, so siya ang pinakauna talaga sa 12 kapatid, no? So, ang context, no, para madali mong maunawaan, bakit siya ang naging papa, unang naging papa? Dahil siya, sa 12, siya ang binigyan ng susi. At according sa kanilang kultura, yung nabibigyan ng susi, nagiging ama ng mananampalataya. Kaya, sa Christian era na, no, in same manner, hindi naman kasi nagbabago ang kalooban ng Diyos. Wala naman pagbabago yan, ayon ni Santiago. Kaya, nung binigyan ng susi si San Pedro, nangangahulugan yun na siya ang pinili na maging ama, no, sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Na yun naman ay malinaw na binanggit ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 16:18 at saka 19. Sana naunawaan mo yung sagot natin, kapatid. Okay, brother. In shortcut, bro, Eugene, kaya siya Santo Papa kasi siya ang Bishop of Christ. Po, bro. Maaari po bang mag-share? Ha? Maaari po bang mag-share patungkol sa artikulo niya? Mag-share ka? Apa po. Mag-share ka ng ano? About sa question na yan. About na sa question ko. Sabihin mo na lang, bro. Dahil, ikaw naman tatanungin namin pag nag-share ka. Sige. Sige, sabihin mo na lang. Base sa ingay, ha? Base kasi dito sa Mateo 16:18 na binasa kanina, binanggit. Pinaniniwalaan ng ninyo, ng Katoliko, ng unang papa kung kanino itinayo ng Diyos ang kanyang iglesia. Ito, 'di ba, ito ang basihan niyo, bakit naging Santo Papa si Pedro. Dahil sa posisyong ito, may kapamahalaan siya sa ibang mga apostol. Itinuturo ng simbahan ng Katoliko na ilang panahon pagkatapos ng pangyayaring natala sa aklat ng gawa, si Apostol Pedro ang naging unang obispo sa Roma at pinaglaon ang obispo sa Roma ay tinanggap ng unang iglesia na may kapamahalaan sa lahat ng iglesia. Itinuturo na nila na ipinasa ng Diyos ang autoridad ni Pedro sa mga sumusunod sa kanya na naging obispo sa Roma. Ang katuroang ito na ipinasa ng Diyos ang autoridad ni Pedro, ang kanyang mga kahalili ay tinatawag na pagsasali ng pagka-apostol, para may basehan kayo na may susunod sa pwesto ni Pedro. Tinitindigan din ng simbahang Katoliko na si Pedro ang kanyang mga kahaliling apostol ay hindi nagkakamali kung nagtuturo sila ayon sa kanilang posisyon bilang mga papa. Ang tawag sa hindi pagkakamali ito ay ex cathedra. Itinuturo ng simbahang Katoliko na dahil hindi maaaring magkamali ang papa, siya ay hindi nagkakamali gabay ng simbahan sa lahat ng katuruan. Inaangkin ng simbahang Katoliko na kaya nitong tuntunin ang linya ng papa mula kay Pedro, at yun na yun, para masalin ang kapangyarihan ni Pedro ang kanyang pagiging papa, at ginamit ang argumentong ito upang patunayan na ang simbahang Katoliko ang tunay na iglesia, dahil ayon sa kanilang interpretasyon sa Mateo 16:18, itinayo ni Kristo. Nawala, Brigendo? Nawala? Nawala siya.
Ay, nagtatanong, parang naglilitan niya na yata. Nag-share siya ng kanyang idea. Dahil nag-share siya ng kanyang idea, siya ang babanatan ng tanong ngayon. Ah, siya, nawala. Bakit nawala? Hello? Sayang, dahil siya ang nag-share, tatanungin talaga siya. Bakit nawala? Hindi tayo magtatanong sa kanya, siya tatanungin, nag-share eh. Eugene, nawala eh. Ano nangyari sa'yo dyan? Baka nawala ang ano nito, nawala. Hina signal. Hina signal siguro. Hintayin ko na lang na baka bumalik. Sayang, umabot pa siya infallibility of the Pope. So, kung makabalik siya, ipatuloy natin ang kanyang pag-share dahil siya ang tatanungin natin. Tanungin natin. So, sana bumalik ka na. Ayun, bumalik na. Okay. As to unmute, bro? Unmute ka, bro. Unmute ka, unmute. Hello, rinig ako. Kumusta signal dyan? Malakas ba o mahina? Malakas ba? Kung nawala lang ako. Sige. Continue. Huwag masyadong mahaba ha, dahil ikaw ang tatanungin niyo. Sinasalaysay ko lang. Nilalahad ko lang muna para masubaybayan natin yung ibig kong sabihin. Ngunit habang si Pedro, patuloy ko ha. Diego. Ngunit habang si Pedro ang sentro sa pagkalat ng Ebanghelyo, ang kahulugan sa likod ng Mateo 16:18-19, kung titingnan sa tamang konteksto ang katuruan ng kasulatan, hindi nito kailanman itinuturo na may mataas na kapamalaan si Pedro sa ibang mga apostol o sa ibang mga iglesia. Tingnan din ang gawa. So, binigay ko na yung mga verses kung saan nagpapatunay na hindi si Pedro ang Santo Papa. Hindi rin itinuro sa kasulatan na ang obispo ng Roma o sinumang obispo ang kailangang maging tagapamahala ng iglesia. Hindi rin tinala sa kasulatan na nakarating si Pedro sa Roma. Sa halip, may isa lamang banggit sa kasulatan na sumulat si Pedro mula sa Babylonia, isang pangalan ng lugar na minsan ay ginagawang taguri sa Roma. Mula sa nag-iisang talatang ito at makasaysayang paglawak ng impluensya ng obispo ng Roma, nanggaling ang katuruan ng pagiging pangunahin ng obispo ng Roma. Gayunman, ipinakita sa kasulatan na ang awtoridad ay hindi lamang kay Pedro kundi para sa lahat ng apostol. Na magbabasa mo ito sa Efeso. Malapit na po. At ang karapatan ng pagkakalag at pagtatayo na idinikit kay Pedro ay pinaghatian din ng mga lokal na iglesia, hindi lamang ng mga taga panguna ng iglesia. Gayun din, hindi nakikita saanman sa kasulatan na upang maingatan ang iglesia sa pagkakamali, kailangan ipasa ng mga apostol ang kanilang awtoridad sa kanilang mga kahalili. Ang pagsasali ng pagkapostol ay pinilit na pinalabas sa mga talata na ginagamit ng mga Romano Katoliko upang suportahan ang doktrina ng ito. 2 Timoteo 2, chapter 2, verse 2. Diba ito yung ano yung sinabi doon sa 2 Timoteo? Yun. Sandali, dahil naka-phone lang ako. Di ako basta maka-open ng Bible. Paki-tingnan po sa Biblia ng book ng 2 Timothy po. Yung sinabi doon. Anong talata? 2 Timothy? 2 Timothy 2, verse 2. 2. Apo. So ano pinatutunayan ng sinabi ba dito na hindi si Pedro ang unang Santo Papa? Basahin natin. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Yan yung basihan niyo kung bakit si Pedro ang Santo Papa para maisalin. Diba? Yan sa, bro. Magtanong ka muna sa amin, bro, ano paniniwala namin bago ka mag-conclude na yan na paniniwala namin. Yan ang tama mo, yan ang dapat mong gawin. Before ka mag-conclude, gaya sabi mo ngayon na yan ang pinagbabatayan namin, magtanong ka muna kung yan nga ba talaga ang pinagbabatayan namin. Dahil kung hindi, mali yung binabasa mo. Isa lang. Meron pa, meron pa. Dahil siya nagpahayag, siya ang tatanungin ngayon. Yes. So, bro,
Anong ilang minuto ba ka matatapos diyan? Kasi ikaw naman ang tatanungin ngayon dahil nag-share ka. Sandali, sandali. Ang itinuro ng kasulatan, tatapusin ko yung artikulo na sinulat ko. Ang tinuturo ng kasulatan. Ikaw nagsulat niyan? Yan. Kaya pala. Sige, go. Ang itinuro ng kasulatan ay maraming maling katuruan ang lilito maging mula sa mga leader mismo ng Iglesia, at ang kailangan gawin ng mga manampalataya ay ikumpara ang mga katuruan ng mga leader ng Iglesia sa kasulatan na siyang hindi, na siyang tanging hindi nagkakamali. Hindi tinuro ng Biblia na hindi nagkakamali ang mga apostol, di ba? Maliban sa mga salita ng Diyos na kanilang isinulat na kabilang sa kanon ng kasulatan sa pagtuturo sa mga leader ng Iglesia sa Filipos, binanggit ni Pablo ang tungkol sa pagdating ng mga bulaang guro at sinabihan niya sila na labanan ang kanilang mga kasinungalingan. Di ba? Yung may ang sinabi, ang paniniwala ninyo is ang mga santo, ang Santo Papa ay hindi nagkakamali, pero sinabi dito sa Biblia na hindi itinuro ng Biblia na hindi nagkakamali ang mga apostol. Mismo nga si Pedro nagkamali at pinagalitan ni San Pablo. Mali, so, mali, mali, mali yung sinasabi mo, mali yan, yan din turo namin. bakit ganun ang sabi ng hindi yan ang turo. Bakit yun ang iyong turo sa simbahan na hindi nagkakamali ang Santo Papa? Ang ibig sabihin ng sa amin diyan, pag silang nagturo, walang mali sa kanilang turo. Yun ang sa amin. Pero sa personal, halimbawa, nakapagmura, mali yun. Pero hindi yun ang tinutukoy sa amin eh. Ano, Abadjada, may tanong muna ako sa kanya, bro. Wait lang. Wait lang, Brother Junre. Sige. Ano bro, ready ka na patanong? Sige po. Ready ka na? O sige, sino mauna, Brother Junre o Brother Wendell? Ako muna, bro. Sige, ikaw muna. Sige, go. Confirmation ko lang muna sa kanya, bro, kasi parang tinats niya kasi ang infallibility. Yung tanong na niya ganin about sa pagiging papa ni Pedro, no? So, sige, infallibility. So, may tanong ako sa iyo, bro. Sakaling ang Panginoong Hesukristo ang manalangin sa iyo na hindi ka magkamali sa pagtuturo, mangyayari ba yung panalangin ng Panginoong Hesukristo sa iyo o hindi? Yan. Sagutin mo, bro. Ano nga ulit yun? Okay, ibalik ko yung pagtatanong. Sige. Sakaling ang Panginoong Hesukristo mismo ang manalangin sa iyo na ipapanalangin niya sa kanyang Ama na gabayan ka at hindi ka maaring magkamali sa pagtuturo, mangyayari ba yun o hindi? Yan. Mangyayari. Ang panalangin ng Panginoong Hesukristo mangyayari na hindi ka magkamali sa... Oo, mangyayari. Okay. Mangyayari na pa dyan. Okay, so mangyayari. So, clarify ko lang. Mangyayari ang panalangin ng Panginoong Hesukristo sa taong ipapanalangin niya na hindi magkakamali sa pagtuturo. Okay? So, ito ang sinabi ng Panginoong Hesukristo kay San Pedro. No? And the Lord said, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Sa 32, sabi niya, but I have prayed for thee, that thy faith fail not. Mangyayari ba to o hindi? Yan. Oh. Kapatid? Mangyayari ba yun, bro? Choppy bigla. hindi ko maintindihan yung tanong. Okay. Tinanong na kita ganina. Okay, ulitin ko. Simplified ko. Tinatch mo kasi ang infallibility of the Pope. Meaning to say, hindi magkakamali sa aral, kapatid, hindi sa kanilang personal na mga ano, baka hindi mo naunawaan what is infallibility, so ipapaunawa ko lang sa iyo, it talks about faith and morals, hindi sa kanilang personal na pagkatao, kapatid, no? Ano sila, nagkakamali rin sila bilang tao, pero hindi sa aral at sa pananampalataya, no? Faith and morals, doon sila hindi nagkakamali. So since inano mo kasi yung infallibility of the Pope, no? At tinatch mo siya. So, tinanong kita kaganina. So, ulitin ko na lang yung tanong para ma-recap sa isip mo. Kapag ang Panginoong Hesukristo manalangin sa isang tao, Panginoong Hesukristo mismo na hindi siya magkakamali sa pagtuturo, mangyayari o hindi mangyayari? Ang sabi niya, Brother Junre, mangyayari. Magkakamali.
Nagkakamali na rin. So ang kanina ganito. Ganito kasi yun. Ang tao na, kahit anong gawin niya. Eh hindi yan, hindi kapatid. Wait. Ang tanong ko, ang bigyan mo ng pansin, huwag yung paliwanag mo, no? Oo, hindi lang, no? Sige. Kung ang Panginoong Hesukristo mismo, ang Panginoong Diyos mismo, ha, manalangin sa iyo. Papanalanginan kanya na hindi ka magkakamali sa pagtuturo, mangyayari o hindi mangyayari? Mangyayari kasi okay, salamat. Kasi mangyayari so kapag ang Panginoong Hesukristo ang manalangin sa iyo, hindi talaga mangyayari na magkamali siya. Okay, so babasa tayo ng talata, no? So ito ang kanyang sinabi kay Apostol na Pedro. Pero yung basihan. Wait muna kapatid, wait muna kapatid, no? Is babasahin mo, magbabasa muna ako, then tingnan natin. Biblia, yung tanong mo is yung panalang, yung sinabi mo na about sa pagturo is klaro na nakasaad na sa Biblia. Lahat ng mga tinuro ng Diyos nandito na sa Biblia. Eh, di ba kinig mo? Kasi tumutungkol to sa pagiging infallibility ni Panginoon ni San Pedro eh. Okay, so ito ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, no? And the Lord said to Simon. So Simon, wala namang iba, si Pedro 'yan. Behold, Satan hath desired to have you. So si Satan nag-aano rin na makuha niya si Pedro, no? That he may sift you as wheat, no? And then pero ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Pedro sa 32, but I have prayed for thee, ipinapanalangin kita that thy faith fail not, na hindi magkakamali ang iyong pananampalataya. Mangyayari yan kay Pedro o hindi? Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagpanalangin sa kanya. Okay, sagot brother, mangyayari na yun na hindi magkakamali si Pedro o hindi mangyayari yun? Tricky kasi yung tanong mo kasi ano, ang tao, nagkakamali yun, nagkakamali, di ba? Siyempre, ang wait lang muna, Brother Eugene. Ang binasa ni Brother John Ray, sinabi ni Kristo, ipapanalangin kita, yung question mo kasi faith, is that your faith, ang pananampalataya mo, fail not, hindi magkakamali. Sandali, i-establish muna natin yung ano, yung turo ng Biblia. Establish muna natin. O sige, Brother John Ray, sige, ako na lang maglalagay ng verse. Para makita niya pag nagsalita ako, ano? Okay. Ito yung ginamit ni Brother John Ray, no? Sa King James Version, Luke 22, verse 32. 32. O 32. Ito yung binasa ni Brother John Ray. Tinan mo, bro, ha? But I have prayed for thee. Sabi ni Kristo, pinapanalangin niya si Simon Pedro, that your faith fail not. Nanalangin si Kristo na ang pananampalataya ni Pedro hindi magkakamali. Tanong ni Brother John Ray, mangyayari ba ang panalangin na hindi magkakamali si Pedro? So, ang context, anong context dyan? Anong pangyayari dyan? Bakit sinabi ito ni Actually, ang role mo ngayon, ikaw yung sumagot kasi ikaw nag-share. Pero tsaka, Virgendo, ang gusto ko lang ipaano sa kanya kasi na sinagot na niya kaganina na kapag ang Panginoon ni Kristo ang manalangin sa tao, matutupad mangyayari. So, mangyayari. Ang follow-up question ngayon sa iyo, Brother Eugene, mangyayari ba ito dahil si Kristo na nalangin na ang pananampalataya ni Pedro ay hindi magkakamali? Mangyayari ba ito o hindi mangyayari? Tsaka ko muna sasagutin yung tanong mo. Teka muna pag bro. Na-explain ko sa iyo bakit nasabi ito ni Kristo itong passage yan sa Bible. Sige. Bakit sinabi ni Kristo na nalangin siya para kay Simon para hindi siya magkamali? Sige, ikaw ang paliwanag. Titignan ko sa Bible lang. Sige, tignan mo. Sagutin mo yan, ha? Bakit sinabi ni Kristo na nanalangin siya para kay Simon para hindi chapter na yun? 8, diba? Lucas 22:32. Diba,
ang context dito is gi prophesy na ni Lord na si Peter, because din niya, Simon, Simon, behold. Di ba 32 yun? Simon, Simon, behold. Ang context kasi dito is, before si Pedro, before niya i-deny si Lord 3 times, di ba? 3 times. Ito yung context dito eh. Simon, Simon, 31. Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. 32. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, turn again, sabi ito, bantayan yung word, turn again. Ibig sabihin, nagkamali siya before siya na-turn again. This is a prophecy. Prophecy na ni Lord. Hindi, wala pa, hindi pa nangyari dito. Hindi pa nangyari. Hindi yan ang tanong ni Brother Jun. No. Hindi yan ang tanong ni Brother Jun. Umipiglas pa eh. Brother Junry sa'yo, nangyari ba? Hindi akin, ang word na to, hindi akin, mismo, nanggaling sa Luke na ginamit mo. Wait lang bro. Sa Luke mismo yan. Ang tanong ni Brother Junry, nalangin si Kristo para kay Simon Pedro na hindi magkamali ang kanyang pananampalataya. Mangyayari ba yon o hindi mangyayari? Yun ang tanong. Klaro sa ano, sa verses, klaro na. Anong klaro? Magkakamali talaga si Peter. Ah, magkakamali daw ba yung so hindi matutupad ang panalangin. Okay, so walang pero, silbi pala ang panalangin ng Panginoon. Pero blessing ni Lord, kahit nagkamali, ganito ang grace, ganito ang grasya. So, ibig mong sabihin, mali si yung... Peter, bro, pero matanong mo na ko. Niya ang blessing kay Lord, kay Peter. So, diba? ibig mong sabihin, mali yung sinabi mo kaganina na kapag ang Panginoon ang mananalangin sa iyo, matutupad talaga. So, mali yung sinabi mo. Hindi din. O di, claro. matutupad yung sinabi niya kay Pedro na hindi magkakamali si Pedro sa kanyang pananampalataya. Sinabi ko, oo, mangyayari. Pero mangyayari. Base dito. Ano ba talaga, mangyayari, hindi mangyayari? Dalili to lang. Sinabi ko na, oo, mangyayari. Claro. So wala nang reason. Wala nang reason na si Pedro magkakamali pa sa kanyang pananampalataya. Kasi pinanalangin na siya eh. Let me explain. But before na nangyari yung blessing na sinabi ng Panginoon, nagkamali muna si Pedro. Tininan niya mismo ang Diyos. Personal sin man yun, bro. Kaya nga, sinabi ko sa iyo kaganina, ang infallibility is about faith and morals. No. Bro, hindi ito about sa infallibility. Dito about sa... Wait lang, Brother Junry. Pagkasanto Papa ni Pedro. Klaro. Brother Eugene, wait lang. Ang binasa natin kanina, ang pananampalataya niya hindi magkakamali. Yun ang binasa natin kanina. Idadalangin ni Kristo si Pedro para hindi magkamali ang kanyang pananampalataya. Those who listen now, please open your Bible para maklaro ninyo na hindi ako basta-basta nagsasabi ng hindi lang ako nag-speculate. Bro, napakalinaw lang tanong ni Brother John rin kayo. Napakalinaw ah. Nire-review ko pa para maunawaan mo. Buka yatang ikaw yatang dapat magbukas ng isip ngayon. Ang tanong ko Brother John Ray ganito. Sinagot ko na po yung tanong kanina. So, dahil si Kristo ang nanalangin na hindi magkakamali ang pananampalataya ni Pedro, mangyayari ba yon o hindi mangyayari? Ulit lang tayo. Di ba sinabi ko, oo, mangyayari yun. Mangyayari ba rin? Before nangyari yun, nagkamali si Pedro, di ba? Tininan niya ang Diyos eh. Hindi naman, 3 times pa nga. Hindi naman aral sa nagkamali si Pedro eh. No. Hindi naman aral eh. Dapat bumalik tayo sa Biblia. So, ibig sabihin, bro, ibig sabihin, ipinipilit mo ngayon na yung panalangin ni Panginoon Jesus Cristo kay Pedro hindi naganap. Naganap na nga eh. O, ba't mo ipipilit na nagkamali si Pedro kung naganap yun? But this is not about the authority of Peter as no, it's not about the authority. Pope, the matter here is the infallibility. Bro, before you ano siguro no before you give ano tawag dito itong ano sa aral namin no critic
Aralin mo muna ano ba ang infallibility, ano ba ang authority. Huwag mong ipaghalo kasi hindi man yan pagkain sa India na minimekos-mekos. Wala naman po akong hinahalo-halo. At iba rin yung personal. Kaya nga inilahad ko muna yung una. Kaya nga binasa ko muna yung kanina. Inilahad ko muna before ako mag-explain. Iba rin yung personal sin, no? Iba yung infallibility. Tanong ko lang kay Bro Eugene kung pastor ba siya. Yun lang, isa lang. Pastor ka ba dyan, bro? O ordinaryong ano ka lang po na miyembro? Hindi po. Hindi ako pastor. Siya pastor, ordinary member na siya. So, ordinary member. Okay. Brother Eugene, bago tayo magpunta sa next question, ipinaalala ni Brother Angel Santos sa iyo na sa katuruang Katoliko, iba ang personal sin, iba ang infallibility. Correct. Sa katuruang Katoliko, with your respect po, wala po akong ano, hindi ko po kayo ano, yung, ano pa tawag nito? Ano? Hindi ko po kayo dinadown. Ang akin lang is, itong passage na ito is about lang po sa, yes bro, hindi po yes, about bro, sa authority ni Peter as Pope. Yes bro, pinapaliwanag lang ni Brother Angel na batay sa katuruang Katoliko, iba ang personal sin, iba ang infallibility. Iba ang personal sin, iba. Alimbawa, Santo Papa ako. Hindi ba? Santo Papa ako. Pag ako nagturo, yung turo ko walang mali doon. Galing kay Kristo 'yon. Oh, walang mali sa ituturo ko. Pero kung ako mismo bumulakbol, nagkamali ako yung bilang tao, pero hindi ako nagkamali bilang papa. Yun okay. Ang katuruan ng Katoliko. So, Brother Eugene, Brother John Ray, meron ko question? Wala nga mali sa inyo. Wala. Yun lang pero, naman ang question ko sa kanya, Bro Jando, si Bro pero, Wendell. Baka may question si Bro Wendell. Ang tanong. May tanong ako. From the Bible ba to? Bible, bro. Ay, binasa yes. Nga natin. Pero yung pass. Sige. Sige, Brother Wendell. Ikaw naman ang tanong, Brother Wendell. Okay. Unang tanong ko, kapatid. Ano ang pagkakaiba sa infallibility at sa indefectibility? Ayun. Okay, sagot, Brother Eugene. Ano ang pagkakaiba ng infallibility I don't know. Indefectibility? Hindi ko pa alam. Kasi... Hindi niya alam, Brother Wendell. Okay. Yan ang mahirap. Palitan ko. Ito ang sunod. Sinabi mo kanina na hindi si San Pedro ang unang papa ng simbahang Katoliko. Nang ipinahayag mo na hindi si San Pedro ang unang papa ng simbahang Katoliko, ibig po ba sabihin alam mo ang katotohanan? Opo, based po sa Bible na nabasa, binasa ko dito. Very good. Follow-up question. Nang sinabi mo na hindi si San Pedro ang unang papa at inamin mo ngayon na alam mo ang katotohanan base sa Bible na binasa mo. Tanong, kung hindi si San Pedro ang unang papa ng simbahang Katoliko, sino ang unang papa ng simbahang Katoliko kung hindi si San Pedro? Simbahang Katoliko. Yes. Yun ang tanong ni Edwin. Kasi kumontra ka na si San Pedro ang unang Santo Papa. Dahil kumontra ka, ibigay mo ang pangalan ng tamang sagot kung sino ang unang Santo Papa na hindi si Pedro. Ganito, kung hindi si Pedro, so ibig sabihin, walang Santo Papa. Kung ma... Wala, teka muna ha. Walang lokohan. Huwag mong sabihin walang Santo Papa kasi may Santo Papa tayo ngayon. May Pope John Paul II, Pope Benedict XVI, Pope Francis. Ipaalala mo sa kanya, Bro Jando, na umabot na sa 266 ang Papa. So, mayroon talaga ng una. Ang tanong ni Brother that Wendell... That was established by human. Bro, ang human tanong ni Brother Eugene, makinig ka muna. Ang tanong ni Brother Wendell, napakalinaw. Binibigyan ka ng pagkakataon na ibigay ang sagot sa tingin mo ay tama. Kasi meron kaming Pope John Paul II, meron kami po Benedict XVI, meron kami po Francis, meron kaming mga Santo Papa. Ang tanong ni Brother Wendell,
Sino ang unang Santo Papa kung hindi pala si Apostol Pedro? Hindi so, ko alam. Dahil alam mo ang katotohanan, alam mo ang katotohanan, ibigay mo ang pangalan ng unang Santo Papa ng Iglesia Katolika. Hindi ko alam. Follow up, Bojando. Inaalam mo, Lionel. Ayong tanong mo, is Santo follow Papa. Follow up na tanong. Naalala mo ba yung preliminary question ko kanina na sinabi ko? Sa pagsabi mo na si pagtutol mo na si San Pedro ay hindi unang papa, alam mo ba ang katotohanan? Sabi mo, alam mo. Ngayon, follow-up question ko. Dahil tinutulan mo na si San Pedro ang unang papa, ibig sabihin, mayroong unang papa na hindi sa San Pedro. Kaya ang tanong ko, sino ang unang papa ng simbahang Katoliko kung hindi si San Pedro? Ngayon, sabi mo, hindi mo alam. Alin ang totoo? Yung una mong sagot na alam mo ang katotohanan o ngayong sagot mo, hindi mo alam? Wala naman. Sinabi ko, hindi ko alam kasi wala naman talagang Santo Papa dapat. Brother Eugene, hindi tinatanong ni Brother Wendell kung meron na bang Papa sa panahon na yan o wala bang Papa sa panahon na yan. Ang tanong ni Brother Wendell, sino ang unang Santo Papa? Ibigay mo ang pangalan. May ibibigay ba ako kung sino kung alam ko? Kasi kumontra ka eh. Kasi bro, ito ha, kumontra ka sa... Unang-una naman talaga, walang Santo Papa na dapat. Bro Eugene, hindi tanong paano ni... Paano ko ibibigay? Kung wala naman talaga ang Santo Papa, paano ko ibibigay? Brother Eugene, makinig ka mo. Yung tanong mo is, sinong unang Santo Papa? Brother Eugene, bata nga, makinig kang mabuti ha. Makinig kang mabuti. Hindi tinatanong ni Brother Wendell kung meron na bang Santo Papa. Ikot mo lang yung tanong eh. Makinig ka muna. Oo, makinig ako. Ulitin ko ha. I-refresh ko para maunawaan mo yung tanong. Brojendo. Ganito na lang. Brojendo, palitan ko na lang ang tanong, Brojendo. Okay, palitan mo na lang. Okay. Ginamit mo kanina ang Mateo 16:18 na sabi mo na itong talata na ito ang pinagbatayan ng simbahang Katoliko o pangpatunayan na ang Katoliko ay iglesyang tatag ng ating Panginoong Kristo at si San Pedro ang unang papa. So, therefore, tinututulan mo na si San Pedro ang unang papa, tinututulan mo na ang Iglesia Katolika ay tatag ng ating Panginoong Kristo. Tanong, kung ang simbahang Katoliko ay hindi tatag ng ating Panginoong Kristo, sino ang nagtatag nito? Yan. Yan ang tanong ni Wendell sa akin nung sa Batista pa ako. Okay. Sige. Brother Eugene, pag-isagot, kung hindi si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika, sino? Kung hindi si Kristo? Hmm. Klaro na sa, kung balikan natin ng history, is ang original Roman Catholic dalawa eh. Hindi original Catholics dalawa kasi yun, 'di ba? Alam niyo eh, Roman Catholic, pero marami ang hindi nakakaalam tungkol sa mga Greek Catholics, which is bro, hindi yan ang tanong. Hindi na kila. No, balikan ko muna para i-establish ko muna yung sagot ko. Sige, establish mo, wag masyadong mahaba kasi hindi yan ang tanong eh. Ang tanong pangalan ang ibigay mong sagot. Kasi nga yung mga Catholics is original talaga is meron talagang Catholics. Meron talagang Catholics. Sino ang founder noon? Tapos dalawa 'yun. Yung founder hindi ko alam. Basta yung specific founder, pero ang alam ko is sila mismo nanggaling yun ito sa mga apostoles, pero hindi si Pedro ha, hindi, kahit nga si Pedro hindi nakarating doon sa Roma. Brojendo, follow up lang ako, Brojendo. Brother Wendell, hindi siya sumagot kung sino ang founder. Sige, follow up lang ako dahil sinundan ko yung sagot niya. No, nag-overtime na tayo, so ito lang ang konting follow up ko. Pero sabi mo kapatid, wala akong
Sabi mo kapatid, batay sa history, dalawa, no? Dalawa ang Roman Catholic at yung Eastern binanggit mo. Pero di mo tinukoy sinong founder. So, nang binanggit mo batay sa history, tanong ko, binanggit mo ang history sa Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, sa World History by Gregorio Zaide, page 123, alam mo ba sa kasaysayan sino ang founder ng Simbahang Katoliko? Ito, this is based na ito sa ito yung sasagot ko is ito dapat ang nararapat. Dahil kung hindi mo talaga alam, dahil nakikinig ngayon ang Panginoon sa atin, sasabihin ko hindi ko alam. Sige, hindi niya alam, Brother Wendell. Maglabas ba ako ng ebidensya o hindi? Alam ko. Brother Wendell, malabas ako ng ebidensya o hindi? Sige, ilatag mo muna. 'Yon na lang ang wakas kong tanong. Sige, ito na yung ebidensya. Ayan, Grolier's Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. History ito, ha? Sabi, Catholic Church, from Greek Catholicos, universal, general, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Oh yeah, Brother Wendell, binasa ko na ang ebidensya. Anong tanong mo? Yan lang, Brad. Overtime na tayo. Pabalikin na lang natin siya sa susunod. Sige po. Kasi labas na po kasi tayo sa Bible. Brother Eugene, based sa his, ikaw ang unang bumanggit ng history. Siya ang unang gumamit. Ginamit ko ang history as reference. Ginamit ko ang history as reference. Pero hindi ako umalis sa Bible. Ginamit mo ang history as reference. So gagamitin natin ang history as reference. Based dito sa history, sino ang founder ng Catholic Church? Eugene. Pag isagot mo na, Eugene, kasi ikaw ang unang bumanggit ng history as reference. So ito sinabi na. Ko na. History as reference. Sino ang founder ng Catholic Church based sa history of reference? The Bishop of Rome. Ano Bishop? Ulitin ko basa, ha? Catholic Church, term generally applied. No. To the divine society founded by Jesus Christ. Hindi si Christ. Oh. Hindi si so Christ. Hindi nga nakapunta si Lord sa Roma eh. Sinabi pa sa Roma. Dapat. Wala naman sinabi diyan sa Roma. No. Diba? Dapat ang sige, sabi mo sa Roma. Sa Santo Papa is taga Roma dapat. Hindi daw nakapunta sa Roma si ano. Kung may bababasa ako nakapunta siya. So aaminin mo, mali ka. Ito brother, ano ha, brother Eugene ha? Ito nakalagay sa Bible. Sa Bible, sabi niya hindi nakarating sa Roma si Apostle Pedro. Pag may nabigay ako sa iyo. Si Kristo daw, Angel. Ito bro. Isa pang history as reference pa rin. Sabi ay ganito. The history of the Roman Catholic Church began in Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. So sa Jerusalem nagsimula, hindi sa Roma. Tuloy ko lang ang basa. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Tanong kapatid, sino ang founder ng Catholic Church batay do sa history na reference? Ang pinag-uusapan naman natin dito is hindi kung sino ang founder, di ba?
Hindi, ang tanong ba nabindil kasi, sino ang founder? Kasi sabi mo, hindi si Jesus Christ. So, ayon sa history, sabi mo ha, sige, ayon sa history, sige, hindi si Jesus Christ ang founder. So, nilalabas na yun dito. So, sino ang founder, bro? Pasensya na sa ano. Jesus Christ. Hindi na ako, wala na akong masasagot dyan. Wala na, ipit na. Ako. Okay, bigay ko muna kay Buddy Romel Palma. Hindi ko naipit. Buddy Romel Palma, meron kang gustong itanong sa kanya? Pwede po ba? Pwede pang magtanong, bro? Sige, pagbigyan kita para hindi naman unfair sa side mo. Super time. Okay, magtanong? Sige, sige, po, sige, po. Sige, tapos sa Buddy Romel, liko na lang yung last kasi mag ano na tayo. Sige po, tatlong katanungan lang kasi hindi ako pa ito na-notice. So, unang katanungan patungkol po kay San Pedro, tungkol doon kanina sa infallibility dahil hindi natapos yung isyong yon. Ang sabi mo kasi, merong kasalanan nagawa si San Pedro, pero pinapaliwanag yung infallibility ay patungkol sa kasalanan sa pananampalataya o pagkakamali sa pananampalataya. Ang question ko po, nagkamali ba si San Pedro sa pananampalataya after the resurrection of Jesus? Yan, pakisagot ba? Yes, yes po. Yes po, nagkamali. Nagkamali siya sa pananampalataya. Hindi ko matukoy yung exact ano, hindi ko matukoy yung exact passage, pero si Pedro ang ano, si Pablo yung nagalit. Then, mga nasa Acts ata yun. If I'm not mistaken, nasa Acts yun. Pinagalitan ni ano, sa sulat ni mismo ni ano, kung hindi ako mali, nasa sulat ni Pablo or nasa Acts, pinagalitan niya. Wait lang, Brother Eugene. Ang laman doon is pinagalitan niya si Pedro because nagtago siya, umalis siya dahil dumating ang mga Gentiles na mga Christians. Dahil natakot siya na mapahiya. Brother Eugene, okay. hindi yan ang tanong ni Brother Romel. Ang tanong ni Brother Romel, pagkatapos ng resurrection, nagkamali ba sa pananampalataya si Apostol Pedro? Nagkamali ba sa pananampalataya si Apostol Pedro? Yun ang tanong niya. Nagkamali o hindi? Yun yung nagkamali sa faith, di ba? Faith. Brother Romel. May connected pa rin yung sa faith ng yung ginawa ni Pedro. Brother Romel, nagkamali daw sa pananampalataya. Bro Jan Doc, laruin lang natin, Bro Jan Doc. Ibig mong sabihin, Brother Eugene, yung si San Pedro may pananampalataya doon sa mga Hudiyo na sinasabi mo? yung belief kasi ng Jew. Baka di mo naunawaan, bro, yung tanong ni Bro Romel. Tanong ni Bro Romel. Ito na lang. Brother Romel, ang sagot niya, nagkamali sa pananampalataya sa Apostol Pedro. Yan ang sagot ni Eugene. Okay, with your respect po. With your respect po. Mari pong si ano lang siya. Si Bro Wendy lang mag... Tapos sa si Buddy Romel. Si Buddy Romel naman. Para tapos clear. Okay, Buddy Romel, go ahead. Okay, sige. Pahayaan ko yung tanong na yan dahil sasagutin ko lang sa isang ribatang video. Ito na lang. Number two, question. Gumamit kanina ng ano, ng history. Tanong ko sa'yo, ano ba yung mas pinakaniwalaan? Nawala, Buddy Romel, nawala. Ano yung kanya mas pinaniniwalaan? Ano yun? History o Bible? Oh, sa'yo, Brother Eugene. Ano daw ang mas pinaniniwalaan mo? History o Bible? Hindi ba obvious? Bible. Kasi, Bible yun daw. Naman talaga ang basihan natin sa paniniwala natin, di ba? Bible. Okay, thank you. So, last question para hindi tayo magtagal. Sabi mo kanina, no? Nanggaling sa Apostoles ang Katoliko. Confirm ko lang, tama ba yung sinabi mo? Ano po? Sinabi ni Brother Romel na sinabi mo raw kanina na nanggaling ang Katoliko sa mga Apostoles. Kina-confirm niya kung totoo ba yung sinabi mo kanina o hindi. Sorry, sasagot ko kanina is na mali ako nung sa ano statement ko. May mali ako dun. Sige, clarify ko. Dahil mali pala yung statement niya, saan nanggaling ang Katoliko kung hindi sa Apostoles? Yun. Saan daw galing ang Katoliko kung hindi sa Apostoles? Maybe sa mga kuan. The word is maybe. So, maybe sa mga Christians na na-convert or mga, yung mga Christians na na-convert to believe in Christ.
Doon siguro nanggaling yun. Pero kung sasabihin natin specific, wala akong may sagot dyan. Okay, salamat. So naniniwala ka kapatid sa John chapter 8 verse 32 that truth will set you free? Opo. Kapatid? Opo. Okay, thank you. So sa sinabi mong maybe, sabihin pala, sinagot mo ako sa hindi katotohanan? Hindi. Hindi ko sinabing hindi katotohanan. Ang tanong mo, o-observahan natin yung tanong mo. Kung saan nanggaling, di ba? Possibly, sa mga Christian na convert. Okay. Saan ko mababasa yung possibly sa mga Christian na convert ng Catholic? Hindi ko alam. Kaya nga sinabi ko, possibly. Hindi ko alam. O kaya nga, sabi mo kasi totoo yung sinasabi mo. Saan ko ngayon mababasa para malaman kung totoo yan? No. Ganito yun. Wala na akong dahil na ako. Hindi na kasi yan sa Bible eh. Wala na sa Bible. Hindi ko na siya masagot. Kasi yan, about yan sa ano eh. About yan sa origin. The origin. Wala sa Bible yan. Kung hindi mo masagot, wag ka nang dumugtong. Kasi wala ka na masagot. Bro, saan mo kinukuha yung sagot mo kung wala pala sa Bible yung mga sinasagot mo? Wala akong sinabing yung sinasagot ko. Yung sinishare ko mo. Is hindi sa Bible. Yung tanong, mga tanong niyo, yung tanong niyo. No. Yung tanong, wag niyo ipasa sa akin na ako ang walang hindi galing sa Bible. Yung mga tanong niyo, is hindi naman galing sa mga Bible, sa Bible ni. Bro, ang tanong bro. Klaro, eh. Ang tanong bro, saan mo kinukuha yung mga sagot mo? Kasi kanina sinabi mo, hindi si Apostol Pedro ang unang papa. Ako lang. Kinukuha yung sagot mo. Ulit-ulit lang ba? Bible kaya nga eh, diba? Kaya nga kinaklaro eh. Saan mo kinukuha yung sagot? Sorry kung nagalit ka. Kanina. Wala akong intention na galitin. Saan ko yung sinabi ko na galing sa Bible yung sinasagot ko. Pero yung tanong ninyo is hindi na galing sa Bible. Wait lang ha. Bro. Kanina, i-recall ko lang to ha. Ikaw ang kanina, pinahinayaan kita na mag-share. At based sa share na ginawa mo, may binanggit ka wala sa Bible. Yung sinabi mo na hindi Apostol Pedro ang yung sinabi mo bro, na hindi si Pedro ang unang nagkakamasamaan na tayo dito. Hindi na to pag-share ng mga salita ng Diyos. Pasensya na. Ano ba naman to? Bro, tinatanong kita kasi yan ang shinare mo kanina. Kinayaan kita mag-share kanina, sagutin mo ang tanong saan mo kinukuha yung sinulat mo na shinare mo kanina na hindi si Pedro ang unang papa. Sa Bible mo kinuha yon? O saan mo kinuha yon? Bible po, kasi binigay ko nga yung mga verses doon, di ba? Eh, sa Bible mo kinuha yon. Tanong, saang talata sa Biblia mo nabasa na hindi si Apostol Pedro ang papa sa Iglesia Katolika? Klarong-klaro yan sa ano eh. Sa verse doon, di ba? Saan? Ang topic doon, ang context is about sa authority, hindi authority. Hindi yan ang tanong. Hindi ako natatanong sa authority. Ang tanong ko, saan mo nabasa sa Bible na hindi si Apostol Pedro ang papa sa Iglesia Katolika? Saan mo nabasa sa Bible yon? Wala naman talaga sa Bible. Teka talaga. Kanina nag-share ka. Yung tanong mo eh, saan mo mababasa na si San Pedro ang Santo Papa? Di ba yun yung tanong mo? I-recall ko ha, pakinggan mabuti ang tanong ko, i-recall ko. Napakalito naman ang hindi, ko. Klaro eh. Kanina, hinayaan kita mag-share. Nang mag-share ka kanina, sinabi mo, sa share mo, hindi si Apostol Pedro ang Papa ng Iglesia Katolika. Tinanong kita, saan mo kinuha yon na hindi siya Papa sa Iglesia Katolika? Ang sabi mo naman, sa Bible mo kinuha. So ang follow-up question, saan sa Biblia mo nabasa na hindi si Pedro
ang Papa sa Iglesia Katolika dahil sabi mo sa Bible mo kinuha. Sige, saang talata yun bro na hindi si Pedro ang Papa sa Iglesia Katolika? Pasensya na, hindi ko na po yung sasagutin yung tanong mo kasi hindi na po hilto yung ano. Hindi na po kasi hilto yung ano natin din. Hindi tema, sinier mo yan kanina. Kaya ka tinatanong kasi sinier mo yan. Let us examine ourselves para wala nang walang masamaan dito. Walang dapat sana bro, sana bro, before ka nag-share, siniguro mo sana na lahat ng isi-share mo nasa Bible. Tinungan talaga yun. Diba yun? Wala sa Bible na hindi si Pedro ang unang papa eh. Yaka nga hinahanapan ng referensya kasi wala sa Bible yun. Pero ginigit mo ngayon, sa Bible mo kinuha. Hanapin kita talata, wala kang may pakita. So at least, napatunayan na yung mga yung tanong mo kasi. Kanina, klaro, gawa, paano mga tanong mo eh? Ha? Paano ko sagutin eh? Yung mga tanong mo is, klarong-klaro na na parang masama na yung loob niyo sa akin. Nang masama. Bro, ikaw ang nag-share na. Turas, tanungin kita doon. Ikaw ang nag-share noon. Alam nga, pabayaan ko yun. Out of... Sige. Oh, pero wala kang wala kang nasagot sa mga tanong. Tanong ni Brother John Ray, Brother Wendell, saka ni Brother Romel. Wala kang nasagot na matino na galing sa share mo. Yung share mo. You should establish your word before... Mahina lang yun, bro. Yung share mo kanina no, kasi. Hindi. Natanong ka doon na eh. Establish mo yung word mo. Gusto mo lang justify. Hindi ako kayo napaka yun, bro. Naghaka ka kanina. Ang dami mong binanggit, Santo Papa. Saan mo kinuha yon? Sa Biblia? Mm. Sa Papa. Yun naman talaga paniniwala niyo, bro. Hindi yung paniniwala namin, bro. Kaya na ba ako sabi na sabi? Hindi yan ang turo namin eh. Sige na. At least, bukan ulit tayo, ha? Sana hindi ka magtanda dito. Balik ka susunod, ha? Pwede bukas ng gabi, balik ka. Okay sa'yo yun? Okay po. Okay, thank you. Bigyan ko na lang ng link yung kaibigan mo na nagbigay sa'yo ng link para makabalik ka bukas. Okay, thank you, Brother Eugene. Salamat din po.